dito na kami. So, eto na. Hi! With Michelle, ang kanyang Toyota Prado ng Pinoy Off-Roaders New Generation. Magkukwentuhan lang tayo dito guys at i-video natin yung mga yung drive natin. So, at saka kung ano yung performance ng kanyang sasakyan ngayon, titignan natin. 46, walang daya yan. Eto na. Legit, 46 degrees. Solid kahit mainit, nagbablog tayo guys. So unang upgrade na papakita sa atin ni Michelle ay Apex lang po. Apex number 1. Ito ang Apex, yan ang Apex. Okay. Let's ang Apex ay pinakamabilis na pang deflate, no? Yes. Boom. So ano lang yun? Ilang piyesa yun? 6 yata. Ito ko yung Apex, kung anong itsura niya. Ayan, Apex. So may cover siya dito. And then, pupul mo lang to para di mo na kailangan tanggalin yung pito. Boom. So ang mga normal is tinatanggal mo to, itong pito niya para mabilis na mag-deflate. Pero ito, ang Apex, pupul mo lang to. Ayan oh. Ganon. Di na sila gumagamit ng ano eh, gauge, kasi binibilang na lang kung ilang seconds niya papadeflate. Mamimiss mo to, sigurado. Ang drive na to ay para kay Delbert. So ang normal thing is, ayan, magamit sila ng pang deflate at saka pantanggal ng pito. Interior niya, simple lang. Basic. May Garmin. Siyempre Garmin kailangan yan, Garmin na GPS natin. So kailangan yan pagka nag solo drive ka. So syempre di mawawala. California scent number 1. So meron din siyang Pioneer dito. Pioneer player. Ito pa rin. Ito built-in radio. Onboard radio. Kailangan ng charge. Wala nang charge. Oh. Adventure X Pinoy Off-Roaders New Generation. This one cheater. How much? Dadasal muna sa Jose. Oh, syempre dadasal muna tayo. Kahit anong gawin natin, kailangan nandiyan para si Lord Jesus. Ang ganda ng vlog ko ngayon, guys, kasi ayan oh, makikita nyo, mabibidyuhan natin lahat sila. Kasi passenger tayo yan. Thank you ka, pero okay lang. Tongtong Adventure guys, please like and share and watch videos please. Thank you. Yon, sasabi ko. Delbert. Dahil pupunta na siya ng Canada. Snow. Walang kwenta, balik ka na dito. Sabi ko sa'yo, dito ka na lang. Dito mainit, doon malamig. Yun lang. Patitignan natin yung mga sasakyan nila kung gaano sila kayayaman. Meron tayong Jeep Gladiator, Sunrunner. Meron din tayo dito ng Xterra. Kuya Burns, ito ang pinakamayaman, FJN, D-Max, tsaka... Pinakamayaman? Jeep Unlimited, kay Christian. Ang FJ ni Ezra. Ito malupit dyan. Naka-manual yan, manual. Meron din tayo, FJ dito yung kay Delbert yung pupunta ng Canada. So, good luck sa'yo, Delbert. Si Janela, the master, ang lady driver natin, tapos meron tayong Xterra at ang FJ ni Richard. Ayan. So guys, eto na, dinadrive na natin ngayon ang sasakyan ni Michelle. Susubukan natin
Ano nga ba ang difference niya sa 3.8 na Pajero? Ito nga, nag-stick siya sa first gear. Ayan, ito yung isa niyang ano, 4.0 siya. Siyempre, maganda yung suspension nito. Papakita ko sa inyo yung setup niya. Napaka-comfort niya. Compare mo siya dun sa setup ko. Dahil siyempre, budget siya, setup lang tayo dun sa Pajero. Kahit daadaan mo siya dyan sa mga liit-liit na bumps, ayan o. Parang wala man. Parang nasa daan ka lang. Ayan o. Guys, ito pala yung 4-low niya. Papakita ko sa inyo kung ano yung power ng 4-low niya. Narinig nyo naman yung papapapapapapam niya. So guys, tuloy ang ligaya. So tapos na ang warm up ha. Nakatanggilid dyan, boy. Yaman. Ayun na, magpa-passenger na lang ako lagi. Masasaksihan nyo na guys kung ano ang tunay na laro. Ganyan katagilid guys. Ganyan katagilid. Basic. So, marinig nyo naman sa ano eh. Marinig nyo sa tunog na sasakyan kung gaano pinapersa namin yung mga sasakyan dito. So, ayan. Tirain mo! So guys, makikita nyo yung jeep na yan. Lady driver, akit yan. Akit yarn! Tsa, syempre, hindi tayo papatalo. Boom. So yung kaiba pang Michelle pala, may onboard na siya. May onboard din niya na ng compressor. So ito pala kanya setup. Icon suspension. Tapos ito yung pinakamalupit. Pakita mo bap? Dual. So dual. Dual yarn. Icon, same joint, Icon, Icon and propender. So Icon, ang tawag doon? Icon upper arm din. So Icon pro suspension. Pati spring Icon, no? Spring Icon. Ayan, monotube latch yan, adjustable. Hurricane na lower arm. Steel bumper, Lexus grill, rigid na mga ilaw. So dito sa side nakikita nyo talaga, ayan, double suspension. And meron din tayong fuel bidlock 17, 285 70 17. Ayan, ayan yung setup ni Bapang Michelle. So sa likod, single ano lang sa likod, no, kaya single suspension. Sa harap lang ang double suspension. Jesse, ikaw na susunod. Ready mo na si Yasol, ha? Next ba? So, meron pa rin yung skid plate sa ilalim, 8mm. So, ayan. Meron din siyang so may rack lights na rin yan. Ano pa bang i-upgrade mo dyan? Siguro hydraulic ano lang, hydraulic pump stops sa rear side. Hydraulic pump stop na lang, no? Kasi wala ka nang i-upgrade dyan eh, kasi halimaw na siya eh. Oh, finish! Finish mo!
wall-wall? Finish wall-wall. Alright. Ah, thank you Lord sa safe drive. Number one. Oh, Bap. Papaalam na tayo guys. So, thank you sa inyo panonood. Nag-ginabi na tayo. Ayan o. Oh. Gabi na guys. So, ang isang tanong natin, magkano na ba ang nagastos? Yan ang hinihintay nila eh. Magkano na ba? Not less than 30 sir. Not less than 30. 30. Kayo na mag-compute kung magkano yan. Kayo na mag-convert. So guys, ang isa pa natin tanong. Sir, Michelle, what do you do for living? Palamunin sir. So guys, thank you sa inyong panonood and see you again sa another video. So tuloy-tuloy pa rin ang ating Tongtong's feature. So i-feature natin ang mga sasakyan natin ng mga kabayan dito na nagde-desert safari at yun na. Thank you guys, Bob. Any thoughts? Thank you guys. Thank you. Thank you. Thank you. Bye. Salamat. 100 lang. Dito lang tayo sa off-road. 100 lang takbuhan natin yan, ha? Only 100. 100 takbo. Puta. Ilipat tayo.